sabi ng tumunod. Ang iyong kalooban
Dios, alay mo gamitin malingkot mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga mag-aawi. At Diyos, punuin mo ng kalalatian ng lugar na ito, maranasan ka po namin at mangyari ang nais mo, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ipurihin ang Panginoon. And the word of God is taken from the book of Ezra. Ezra chapter
10 verses 1 to the following verses. Listen, because faith is coming by hearing, and hearing by the word of God. Kaya pag kayo nakikinig, lalalim ang inyong pananampalataya, matutupad ang inyong pangarap sa buhay dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Wala akong kausap. Ezra chapter 10 verses 1 and following. When Ezra prayed and made confession, weeping and casting himself down before the house of God, a very great assembly of men, women, and children gathered to him out of Israel, for the people wept bitterly. And Shechaniah, the son of Jehiel, of the son of Elam, addressed Ezra, "We have broken faith with our God and have married foreign women from the people of the land. But even now, there is hope for Israel in spite of this. Therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and their children, according to the counsel of my Lord and of those who tremble at the commandments of our God, and let it be done according to the law. Rise up, for it is your task, and we are with you. Be strong and do it." Then Ezra aroused and made the leading priests and Levites and all Israelites take an oath that they would do as had been said. So they took the oath. Then Ezra withdrew from before the house of God and went to the chamber of Jehohanan, the son of Eliashib, where he spent the night, neither eating bread nor drinking water, for he was mourning over the faithlessness of the exile. And proclamation was made throughout Judah and Jerusalem to all the returned exiles that they should assemble at Jerusalem, and that if anyone did not come with 3 days by order of the officials and the elders, all his property should be forfeited, and he himself banned from the congregation of the exiles. Then all the men of Judah and Benjamin assembled at Jerusalem within the 3 days. It was the 9th month of the 20th day of the month. And all the people sat in the open square before the house of God, trembled because of this matter and because of the heavy rain. Iba umulan? Iba umulan? Lahat ng umiimen, may bonus kay Lord. Di ba umulan? Sabi dito sa aking binasa, because of the heavy rain. At ang sabi roon, and Ezra the priest stood up and said to them, "You have broken faith and married foreign women, and so increased the guilt of Israel. Now then, make confession to the Lord, the God of your father, and do His will. Separate yourselves from the people of the land and from the foreign wives." Then all the assembly answered with a loud voice, "It is so. We must do as you have said." Purihin natin ang Panginoon. Rise up, people of power. Rise up, people of power.
Tapos na po ako. Nintay ko na kayo ang minta. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Para mayroon po ako nakita yung sumagot. Kasi kundi lang po yung narinig kong tinig. Alam niyo, pag hindi po kayo sumagot, uuwi kayo bigo. Kailangan po na sumasagot kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answer prayer na. Sino naniniwala ang answer prayer siya? Itaas ang inyong mga prayer requests. Lahat ng prayer requests, itaas. Tumayo kayo, ba? Taas po ang lahat ng prayer requests. Kapagkat pag wala daw kayong prayer request, hindi kayo mabubunod sa inyong raffle. Okay. Ang ating program na kalagay ako ay hanggang 4:20 ay magpupor na. Kaya, ayaw ko ano ang gagawin ni Lord. Nakataas na po? Okay. Ama namin Diyos, kami nagtitiwala at umaasa sa iyo na ang lahat ng aming kahilingan ay ito nakikita. At ikaw, Panginoon, naakalan ng aming mga pangailangan. Dalangin po Diyos na sa hapon ito, ang lahat ng aming mga prayer requests ay answered prayer. At umaasa po kami na ang lahat ng aming mga handog na alay para sa iyo ay ibabalik po sa iba't ibang paraan. Siksiklintig at umaapaw at umaasa kami na ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami nandito. Kaya naman, Panginoon, narito kami at nagsasabing, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ulitin niyo. Thank you, Lord. Well, give thanks with a grateful heart of Jesus habang kinukulekta ng magaganda. Okay na kayo? Maupo na po. Pag-iintay natin maihulog lahat dyan, mauubos po yung oras ko. Okay. Sino sa inyo ang gusto magtagumpay? Success! Gusto niyo lahat maging successful? In all areas in life. Kung gusto nyo maging successful, kayong mga nandyan sa tabi-tabi, ay kailangan nasa loob nitong may bubong na ito as a sign of faith. Kaya yung mga nasa labas na gusto magtagumpay, pumasok na rito sapagkat ayaw kong mabigo ang mga ilan sa inyo. Amen. Yung mga nandun sa may chapel at saka yung mga nandun sa gilid-gilid, lumapit na rito kung gusto nyo dito sa tabi ko. Our topic, if you want to become a successful person, you must rise up. Ano ibig sabihin ng rise up? Manindigan. Ha? Ang tao hindi naninindigan, kung bakit Kristiyano o pero naninindigan kay Kristo, hindi ka magtatagumpay. Pero sa mga tao naninindigan kay Kristo, sabi nga ng Romans 8:31, if God is for us, who can be? Wala makalalaban kung tayo naninindigan kay Kristo. Sapagkat all powers in heaven and in earth, Jesus said,
was given to me by my Father. At ang lahat ng tumanggap kay Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin ng lahat. The power of God is in you. Amen. The power of God is in you. Why he said the power of God's Word? Sabi sa iyong tema, the power of God's Word. Bakit may kapangyarihan ng salita ng Diyos? Why there is power in the Word? Hindi ko alam. Kasi kung hindi mo ako nababasa ng Biblia, kaya hindi ko alam. Amen. There is power in the Word because the Word is Jesus. Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That's why the Word, it has power because the Word is Jesus Christ. Amen! Kaya kayo lahat na nakikinig ng salita ng Diyos, tinatanggap nyo si Jesus Christ sa inyong buhay. At kapag si Jesus Christ ay nasa sa inyo, kayo'y laging panalo. Grabe yung amen nyo. Alam nyo, may kwento po ako sa inyo, no? Siguro naman po handa kayo mag-overnight, ano? Kasi nakalagay sa program, ang nakalagay sa aking program, papasok ako ng 3:40. Kaya nakihintay ako sa room kanina. So, pumasok po ako ngayon ay 3:20 na. Tapos nag-bless the Lord, El Shaddai, nag-collection, it's almost 20 minutes. Mga kapatid, kaya kayo ng oras na po ay 3:45. So kung tatapusin po natin ng 4:20, ay wag po ang gagawin ni Lord. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Sabi ni Jesus, sa isang salita lamang na inyong marinig, gagaling kayong lahat. Sa isang salita lamang na inyong tanggapin, at iuwi sa inyong tahanan at sa buhay, tinitiy ako sa inyo, kahit kanser o anumang sakit na napakatindi, kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoon. Naiwala kayo? Yes! Sabi po ng Ono Corrento sa ESPC 9, ang inyong katawan na hindi talagang sa inyo. Our body is not ours. It's not our property. Sabagat wala po tayong pag-aari. We are nothing. The owner is God. Everything, the owner is God, and we are only a steward of God. Depending kung anong klaseng steward ka, if you are good steward, God will bless you. Pero kung hindi ka good steward, ay wag ko sa iyo kung anong nangyari sa iyo. Kailangan mabuting katiwala tayo. Kaya po, sabi nyo, ang ating katawan ay binili ng banal na dugo ni Kristo. Kaya pag-aari niya ng Diyos ang ating katawan. Uso po ngayon ang tato, passion. At maraming Kristiyano ang nagpapatato. Ibig sabihin, walang respeto sa hindi sa kanya. We must respect our body because that body is holy if you are Christian. At yung bati niya na hindi sa iyo, yan ay kay Kristo. Kaya dapat wag mong patatagoan ano bang lalagyan, anong marka yan, hindi mo pwedeng baguhin ang iyong katawan at sabihin mo, gusto ko maging babae. Hindi pwede. Ilalabanan natin ang Diyos niyan. Kaya ano sabi naman ng kasulatan? Ang inyong katawan ay hindi talagang sa inyo. Ha? Ito'y binili ng banal na dugo ni Kristo. At ang sabi doon ang unang kwento sa is, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang mapalaralan ang Diyos. Gamitin nyo pati kamay, gamitin nyo para mapalaralan ang Diyos. Pati bibig, gamitin nyo para mapalaralan ang Diyos. Pati paa, gamitin nyo para mapalaralan ang Diyos. Pati paa, para mapagalanan ng Diyos. Amen!
Kaya pala maraming nai-stroke. Kasi patay-patay kung magpuri sa Diyos. Hindi pinapalapak yung kamay. Kanina na lang ang nag-uwi sa kayo, pinagmamasdan ko yung mga tao, kumakanta lang yung mga kwarta nila, yung mga guest nyo. Yung mga tao hindi man lang kumakalapak yung iba, may pailan-ilan. Remember, sabi ko sa Yaquato 6, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Gusto niyo ba tawagin mangmang? Pag sinabing mangmang, ignorant. Ang taong ignorante, nakakahiya. Because God is our wisdom. Jesus is our wisdom. The first name of God in the book of the Old Testament is wisdom. Kaya pag ang tao ay nananalig sa Diyos, walang bubo na anak ng Diyos, lahat matalino, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay binigyan ng divine wisdom mula sa itaas. Amen! Yes. Sabi ng ating God, ating mabuting balita ngayon, rise up, people of power. Alam niyo po, si Ezra, kung kilala niyo po si Ezra, siya po isang membro ng pari ng relihiyon ng mga Hudyo, the Judaism Church. Siya po'y nakasama sa exile ng Babylonia. At tatlong grupo ang bumalik ng mga na-exile sa Babylon nung panahon yun. At si Ezra po yung pangatlong grupo. Siya po ay master of the law. Siya po ay matalino. Siya po ay nag-aral ng pagkasaserdote ng relihiyong Judaism. Judaismo. Ang Judaismo po ay hindi ang Catholic Church. Sapagkat ang Catholic Church ay sinilang noong taong 33 AD bago si Kristo umakyat sa langit. Walang kumain. Walang kumain yan. Amen? Kasi kaya po sinasabi yun, kasi yung mga nababasa sa Old Testament time, mga pari, eh pag nabasa ng ibang sekta na hindi katoliko, sabi ko, kayong nagpapatay kay Kristo. Katoliko nagpapatay kay Kristo, hindi! Ang nagpapatay kay Kristo ay ang Judaism Church. Na sila ay may mga sacerdote, mga pari, isa sa pari doon si Ezra. At sila po, nung panahon yun, ay naalitin. At sa pag-alitin po nila, doon po, bumalik muli sila. Una sa Babylonia, bumalik, grupo-grupo po, tatlong grupo, pangatlong grupo si Ezra. At nang bumalik po doon sa Israel, ha? Mga kapatid kay Kristo, nalindigan si Ezra sa katotohanan. Kayo ba'y nalindigan sa katotohanan? Ang hina. Always remember that the truth shall set you free. Lagi niyong tandaan ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. And always remember Revelation chapter 21 verse 8, liar go to hell. Ang mga sinungaling ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya huwag dapat magsisinungaling sapagkat dapat ang tao ay mabuhay sa katotohanan at ang katotohanan ay walang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Sabi ng John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes who comes to the Father except through me. Jesus is the truth. Amen. Amen. Jesus is the truth. Amen. Amen. Kaya ano po ginawa ni Ezra, nanindigan po siya sa katotohanan. Sa bansang Israel po, ang mga Israelita, bawal po na makipagpakasal o makipagtali o makipag-isa sa hindi nila kapanalig. At yun din naman dapat sa atin. Kasi kung ikay mag-aasawa na hindi mo kapanalig, magkakagulo ang bahay niyo. Mahina. Eh kaso, ang pinaiira ng mga tao ngayon, keso mayaman. Pag mayaman, gusto pa kasalan kahit na anong insekta o religion niya. Kasi pera. Naalala niyo yung panahon ng hapon? Ha?
Talaga yun, panahon ng hapon, panahon ng aking mga magulang nun. Noon kapag panahon ng hapon, nanay ko, sabi nung kanon ako, panganak, bago! May hapon! Naglalagay puso na yung dumi para ano, kasi kinagahasa ako, ginagawang comfort lady ng mga hapon nun, ang mga babae. Kaya pinagtatago. Kapag may nakita hapon, panganak! Lalo ng babae, panganak, panganak! Tago kayo! May hapon! Ay, ngayon. Pagdadating ang mga hapon ngayon sa panahon ngayon, panganak! Labas kayo! May hapon! Gusto maging asawa ng anak nila hapon. Bakit? Pera. 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 Mga kapatid, ha? Nagtatago. Kaya sila Ezra po, si Ezra po, isang pari, ha? Nanindigan po siya. At sinabi niya, nang siya ay dumapa sa Panginoon, sinabi niya, kayong mga nakisama, nakisama sa hindi natin kalahi, kailangan kayo magsisi. Magpalit loob sa Diyos! At dahil siya'y matalino at pari, pinakinggan siya ng mga taong nagpakasal sa hindi nila pauwi. Talagang sinabi ni Ezra, sabi po ng Ezra, chapter 10, verse 4, sabi ron, rise up! Sabi po ng mga taong yun, ha? Sumunod sila sa salita ng Diyos sa pamagitan ni Ezra at ang sabi po ng mga taong yun, rise up! This matter is in your hands. Ang mga problema ito, ang mga pangyayari ito ay nasa sa iyong kamay, sabi kay Ezra. Sabi ng mga taong yun, tumitig ka, manindigan ka, sapagkat ang problema ito ay nasa sa iyong mga kamay. At ang sabi niya, we will support you, so take courage and do it. Malamok din pala sa Iloilo. Malamok din pala sa Iloilo, ano? Kasi yung palakpak niyo, parang nagpatay kayo ng lamok. Kasi yung palakpak niyo, pagtukoy sa Diyos, parang tunog ng buhos ng malakas na ulan. Eh, sabi po yung mga tao nyo na nagkasala, ha? Sabi nila kay Isra, manindigan ka, tumayo ka, at kami sasamahan namin kayo sa iyong panindigan at pananampalataya. Sabi niyo, rise up. And that is our topic and password. Rise up. Kung gusto niyo maging tagumpay, you need to rise up. Manindigan kayo sa Diyos. And remember the first word in the word rise up is letter R. What R stands for? What R stands for? Repent! Kapag hindi po nagbalik loob ang tao, repentance is metanoia, sabihin nyo. Laksan nyo. Ulitin nyo pa. Ang ibig sabihin po ng metanoia ay tubig na maraming luya sa labas. Metanoia. Ibig sabihin po ng metanoia is repentance. To change our mind, magbago ang isipan, magbago ang puso, at magbago ang ginagawa. Repentance, metanoia, is to change your mind, to change your heart, and to change your action. Ay pag nagsabi mo, nagsisi na kayo, nagbalik loob na, pero ginagawa nyo, ganun pa rin. Lalo na sa mga kabataan. Sabi nung kabataan, hawak ko ngayon ay Batangas, ano? Alae. Alam nyo, ang Diyos sa Batangas, ang Diyos daw ng ibang sekta, patanggen nyo. Alam mo bakit? Ang Diyos nila ay si Allah. Allah eh. Matanggay ko, di ba? Sa Batangas, Allah. Allah eh. Alam mo, sa Batangas po, may kapatahan po na poses. Kakagraduate pa lang ng engineer. Ha? At siya po ay
broadcaster ng engineering na pusit po dahil sa internet. Wala lang ginawa yung kabataan yun kundi internet ng internet. Kahit sa pagtulog. Ha? Ang usong-usong sa sinasabi ng mga kabataan ngayon pag inutos na magulang, wait ma, wait pa. Sabi ng mga kabataan, wait! Kasi hindi mapigil doon sa kaka-cellphone, kaka-gadget, kaka-ano. Wait! Ma, wait! Alam ang ginawa? Alam mo sa mga cellphone na yan, andyan na rin yung sugal. Pinapasok doon sa GCash, ang pananalunan. Ano bang ibig sabihin ng GCash? Yan yung bagong Diyos ngayon. Money is your God. God is cash. Yan yung sabi ng Biblia, di ba, no? Pag ang tao pinagpalit ang Diyos sa pera, wala ng oras at panahon sa pagsamba, ginawa ng lahat ang trabaho, trabaho dito, trabaho doon, overtime dito, overtime doon, wala ng oras sa Diyos, ang Diyos mo ay gikas. God is cash. Ano nangyari sa kapataan yun? Ha? The possess. At ang ginawa ng kanyang parent, Ipinalihab. Rehab. Ipinalihab. Hanggang ngayon, nanduroon. Sayang yung ginatok sa pag-aaral. Sayang yung kanyang opportunity sa pagkaat. Sa halip na manindigan sa mga pangako ng Diyos, pinanindigan ang pangako ng sanglibutan. The Bible says, remember the spiritual tingin, huwag kayong panapa sa demonyo. Dito po ang tingin. Dito po ang tingin. Tumitig kayo sa akin. Pag kayo tumitig sa akin tulad ni Jesus, habang nangangaral, tinititigan. At bawat titig nila may kapangyarihan na dumarating sa kanilang buhay. There is power moving right now in the name of Jesus. Mga kapatid, matitig na kayo. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. So sabi ng Romans chapter 12, verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Parang ina yung maaaral sa takulang mundo ito. Yung matang ito man sa takulang mundo, yung alok ng mundo. Yung alok ng mundo, ano, mga sugal. Nasa internet na yan, lahat ng sugal, sabong, lahat na. Bakit hindi nyo pinantayan yung anak mo? Bakit nagkukulong siya sa kwarto? Iba-ibang kasi pagkukulong. Ha? Yung isa naman kaibigan ko na nag-aalala na bakit lagi nagkukulong doon sa kwarto, yung anak niya. Binatilyo yung anak niya. Ha? Nung makita niya at buksan niya, ubos na yung lipstick ng nanay niya. Marami pong kabataan ganyan, nagkukulong sa kwarto. Dala yung kanya cellphone at saka ano, iba-iba yung mga ginagawa. Eh, yung nahuli yung taga sa aking kaibigan ko eh. Palang nagkukulong eh, binatilyo siya. Naubos yung lipstick doon natin na. Diba? Kaya ingat kayo, gawa ng demonyo po yan. That's the work of the devil. Because if we don't stand up for Jesus, kung hindi po tayo maninindigan kay Kristo, na sinabi ko sa ating topic, rise up, mga kapatid, matatangay tayo ng demonyo. Subalit kung tayo natangay ni Kristo, magbabalik loob tayo, magre-repent, magsisisi, at tatanggapin muli ang ating Panginoon Jesus. At magbabago ang iyong isip. Amen po ba? Amen! Amen. Yes. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, makinig kayo. Sabi ni Brother Ervin, kahit daw tayo maging overnight. Sayang naman yung binayad nila sa aking pamasahe dito, no? Yung 15 minutes lang. Sabi po nito, Acts chapter 2 verse 38, and Peter said to them, repent and be baptized. Repent and be baptized. Huh? Every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin. Para tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, kailangan tayo magbalik loob sa
Israel. Gaano kalaki ang kasalanan ay kaya't patawaran ng Diyos sa taong nagbabalik loob sa Kanya. Amen. Kaso kung hindi ka naman nagbabalik loob, ang taas ang kalooban mo. Bumatay ka naman ng tao kayo upang bumalik sa Panginoon. Ang init na naman. Kaya po, mga kapatid, sabi ka rin ni Brother Erwin, no, yun daw pag-utang nakakabulat. Kaya pag tayo patawarin ng Diyos, pagbayad na tayo sa utang. Kasi ang hindi nagbabayad sa utang, makahanggap pintuan lang ng langit, hindi kayo papasukin ng Panginoon. Okay? So, repent and be baptized. To be baptized is not only to immerse in the ordinary water. Yan kasi ang nakamista ng tao, ano? Church is so many symbols, mga kapatid. Ang simbahan maraming tanda. Sabihin niyo, tanda. Tanda. Lasan niyo? Tanda. Sign or tanda. Hindi po matanda. Sasabihin niyo, ang dami ang tanda ng Kristo tayo, puro matatanda. Sa simbahan niya, maraming nagsisimba, puro matatanda. Eh kasi, malapit ka sa departing area. Iba na kami tayong pupunta. Meron ba tao ba na natin buhay ang gabi po? Hindi. At kaya marami pong matatanda doon sa nagsisimba, dumadal sa kagagawa. Eh kasi, malapit-lapit na. Nandun na sa departing area. Ako po 68 na, pero sabi ko lagi, inisip ko. Kasi kung alam mo yung isip, pinasabihin, yun ang mangyayari sa inyo. Kaya isip ko lagi ako 38 years old pala. Kaya naman napakalakas. Grabe. Talaga. Grabe talaga. Grabe talaga. Amen. Ano pala yung isip pinasabihin mangyayari sa inyo? Amen. Yung aming gobernador sa Batangas, ako, 80 plus years old na, nakapag-asawa. Masama. Atorni pa. Ano? Grabe talaga. Kasi kung anong isipin mo, mangyayari sa'yo. Kahit gaano katanda, mga kapatid. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, lumapit ka lang kay El Shaddai. Pag nagpakumbaba ka, tutulungan ka niya at sasabihin niya, ating Panginoon ito, sasabihin sa'yo, narito ang mga palad ko. Hanggang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo mayroon kang kaibigan. Laging tapat sa'yo. Ang hina ng ating mga instrumentals. Magiging nagyata ako ng ating dito. Pero ako nagkakaroon ako ng LSS na po ako rito, 19th century. Ngayon, 28th century na yun. Yung 19th century, maka 1990 yata yun. Kasama ko pa nun si Brother Rob Pinalde, eh nasa langit na siya ngayon. So malangit ako ang kanyang kaluluwa. Hindi, pangalaw kong pagpunta rito. At nagulat talaga ako nung dumating ako rito. Sapagkat, iba kayo noon sa ngayon. Kaya kagulat mo na talaga, kasi nung magulat ang sako, sumanda po sa akin, ang gaganda nila. At ang gumawa pa, marami talaga mga kapatid. Ganyan po magbago ang Diyos kapag nagbalikloob at nagsisi sa Panginoon. Amen! Kapag tayo magbabalikloob, rise up! A little return! For the kingdom of God is near! Malapit nang bumalik si Kristo pag di tayo nagbalikloob sa Diyos, ma-impyerno pa. And letter I, sa rise up, incline. Sabi niya incline. Ano yung sabihin ng incline? To bend the head, bow down. Yung nagbabaw down sa God is a sign of humility. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there's fullness of joy.
hindi talaga mahaba yung instrument. Kaya lang po, magbawdahan tayo sa Diyos. Sabi po ng Psalm 95 verse 6, makinig kayo dito ang tingin. Hoy, dito ang tingin! Hoy, dito ang tingin! Sabi po ng Psalm 95 verse 6 to 7, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God. And we are the people of His pasture and sheep of His hand. Kailangan daw tayo ay magbabow down, luluhod, magpapakumbaba. Kung tayo nag-repent, kailangan nagpapakumbaba. Hindi yung nag-repent na pero ang taas ng kalooban mo. Proud na proud ka sa sarili mo, that's pride. Kailangan makita sa atin si Kristo. Sabi ng Philippians chapter 2, taglay ninyo ang kababaang loob ni Kristo. Na bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpumilit na makapantay ng Diyos, nagpakababa siya hanggang kamatayan sa krus. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Yun ang layas ng Panginoon. Hindi ang tatas ng kalooban ng tao. Ang iyaman natin! Para tayo mga membro ng mga tao sa Torre de Babel, gustong abutin yung langit. Sino sa inyo ang mataas ang kalooban, taas ang kamay? Hindi talaga aamin ang matataas ang kalooban. Pero yung umaamin, binabago ng Diyos. Sino sa inyo ang makasalanan? Sabi ng Biblia, baka walang tumaas. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23. That all have sinned and fall short from the glory of God. Kaya lahat tayo nagkasala, kaya dapat aminin. Aminin natin na tayo nagkamali. Aminin natin na tayo nagkasala. Sabi ng isang sister na nakausap ko doon sa isang area, Brother X, patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Sabi ko, bakit naman sister? Eh kasi, ang gwapo-gwapo kasi ng rider na nag-deliver sa amin. Ano akong rider yon? Joy. Ano yun? Joy Ride. Joyride? Huh? Joyride lang? Eh, sabi ko, ano, magwapa daw yung nasa joyride? Sabi niya, natuksyo po ako. Nazaret, eh, may asawa ako nasa abro. Sabi ko, kaya kayo nagbalik loob sa Diyos at nagpakumbaba, nagpakababa, natatawarin ka ng Diyos. Kahit ano pa, at kahit mapinatulan mo yung security guard doon sa kondominium nyo, natatawarin ka pa rin. At kahit pa yung driver mo, pinatulan mo pa rin, dahil mas gwapo pa rin doon sa security guard, pa rin, provided na ikaw ay nag-re-repent at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Grabe talaga. Ganyan ang tuksuli. Grabe. Grabe ganyan ang tuksuli ng mundo. Ha? Alam mo ba, kahit tayo kasama natin si Kristo ng demonyo. Ha? Andiyan ang demonyo, andiyan Satanas. Ha? Eh, isang, ang isang araw, pinuksan ko yung aking Facebook. Sipin mo, parang binabaspasan ng Devil's Burger. Ha? Kasi daw may Angel's Burger, kaya pinapasan ng Devil's Burger. Sabi ko, bakit parang mabaspasan ng Devil? Devil Burgers. Ang hirap mo na, no? Ha? We must know the truth. And the truth will set you free. Kapag tayo ay na kay Kristo, manindigan tayo kay Kristo. Ano mang mangyari? Hanggang minsan kasi ang awit na lang eh. Ang mga tao hanggang awit na lang eh. Diba? Sabi ng mga tao, di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa Thank you.
pera, kahit na devil, babagpasan mo. Parang yung ano, yung napumunta yung mayaman, may dala yung pet niya, yung aso. Sabi nung sa mayaman, sabi nung mayaman, Father, pwede ko bang binyagan yung aso ko? Pinabibinyagan yung aso. Eh sabi nung pare, hindi ko pwede, kasi hindi ko tao yan. Aso po yan eh, hindi ko pwede. Sabi nung ano, aalis na, ay sayang naman, Father, 500,000 pa naman yung ating ibibigay sa'yo. Ha? Ha, sister, halika dito. Eh bakit sinabi ka, Tony, kung pala yung aso mo? Ay nakakaso, pagkalipas ng isang linggo, nabalitaan ni Bishop, nagbasbas si ano, nagbasbas si Father ng aso, bininyagan, tinatawag yung pare, bawal kasi yun, hindi kasi yung tao. Basta ganito, bakit kung bininyagan yung aso, di ba alam, bawal yan, matatanggal ka sa pagkapari. Eh kasi, Bishop, ganito eh, ganyan mo. Ha? Pinigyan ka ng gano'ng kalaki? Ha? Ayun ang sabi ni Bishop ay, tanungin mo sa kanya kung kailangan niya pakumpilan yung aso. Start for the truth. Manindigan po tayo sa katotohanan. Na hindi po dapat tayo patangay sa alok ng mundo. Hindi pwedeng masilaw tayo sa pera. If we all already repented for all of our sins, the fault it follows being humble before God, yung pagpapakumbaba. At pagka nagpakumbaba sa Diyos, diyan sasamahan ka ng Diyos. Manibigyan ka, anumang mangyari, maglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi mo may pagpapalit ng Diyos sa anuman, kahit sa pera. Hindi mo ay pagpapalit sa tatlong M para pakasalan, matandang, mayamang, madaling mamatay. Amen. And the next is, huh? The next is, ano sabi? Ha? Huh? Letter S. Sabi ko na letter S is submission. You need to submit unto God. Kapag tayo nag-repent, nabago ang ating isip, nabago ang ating puso, nabago ang ating kilos at gawa. Nagpakumbaba na tayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Kanya. Alam ka naman, nag-repent ka na, katoliko ka, pagkatapos ay kung ano-ano extracurricular activities ang ginagawa natin. Nagpapaisip ka pa. Diba? Alam mo, lalaki ka, pagkatapos ay gusto mong maging babae. Kung babae ka, gusto mong maging lalaki. Hindi tama. You know the truth. Because the truth will set you free. Panlilinggal ng demonyo yan. Huh? Dalawa lang ang klase ng taong nilikha ng Diyos. It's male and female. Walang nilikha ang Diyos na alangan. At walang nilikha ang Diyos na bubuk. Ang lahat ay matalino. Ang lahat ay maganda at wise. Amen. Submit unto God. Sabi po na parang asulatan, James chapter 4 verse 7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Labanan niyo niya ang diablo. Ha? Lalayuan niya kayo. Paano paglaban sa diablo? Remember, God gave us all His power when we receive Jesus Christ in our lives. Nagtanggapin natin si Kristo sa ating buhay. The power is in us. You can cast out demons. Huh? Kapag may naramdaman kagad, you cast it out. Kasi nagkakasakit, bakit hindi mo gamitin yung authority and power? Wala akong kausap. Amen! Amen! Diba sabi sa Biblia, according to St. Luke, I have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome the obvious.
buhay niya mahabusong oras. So yun po yun na kapatid. Sabi ng Book of Job, chapter 22, verse 21. Oy, di ko alam. Job chapter 22, verse 21, submit to God and be at peace. Sabi niyo, peace. Peace. Kapayapaan. Kapayapaan. Submit to God and be at peace with Him. In His way, prosperity will come to you. Kasaganaan ay darating sa iyo kapag nagpapasakop ka sa Diyos, taglay at kapayapaan sa iyong buhay. Eh, minsan kasi, nagpapasakop nga sa Diyos, pero wala namang kapayapaan. Tama rito ng Job chapter 22, verse 21. Submit to God and be at peace. May kapayapaan. Sa Lord, I submit unto you, Lord, my life, pero nasa isip ko yung utang. Ha? Diba? Sa akin ang 1 Peter 5:7. Hindi, 5:7 na. Diba? Ipagkatiwala niyo sa Diyos. Sa Diyos ko ipagkatiwala. Lahat ng inyong kabalisahan. Lahat ng aking kabalisahan sa buhay. Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ipagkatiwala niyo sa Diyos. Lahat ng inyong kabalisahan. Sakit, karamdaman, problema, kahirapan, at anumang gawa ng kaaway, isubmit niyo yan sa Diyos. Ibigay niyo sa Panginoon. At initi ako sa inyo, mangyayari ang sinabi sa banal na aklat. Ang sabi rito ay, with Him in His way, prosperity will come unto you. Darating at kasaganaan sa inyong buhay. Sino gusto sumagana? Gusto nyo managana? Kung kayo naghasik ng marami, mag-aani kayo ng marami. Kung kayo naghasik ng kukunti, mag-aani kayo ng kukunti. Always remember, Malakay chapter 3 verse 10, di ba? Pag na Malakay, ibigay nyo ng buong-buo ang inyong mga ikapo at ang inyong mga handog. Upang hindi na kayo salutin at upang hindi na kayo magkasakit, hindi na kayo magproblema. Sabi ng pangako ng Diyos, kung hindi ko buksan ang lukawan ng langit, ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala, hindi ko na kayo madadalhan ng anumang usalot sa inyong lubasan at sa gayon, masasabi nyo na kayo'y mananagana. Magpakailan man ikaw pa rin. Jesus. Amen. And letter E in the word rise up is in trust. In trust, it means to commit to another with confidence. Tiwala. Kayo ba'y may tiwala sa Diyos? Amen! Kayo ba'y may tiwala sa boyfriend o girlfriend niyo? Di nakasagot. Ba't di nakasagot? Kayo ba'y may tiwala sa asawa niyo? Amen! Eh, sabi na ba ng kasulatan, in trust, to commit to another with confidence. Proverbs 16:3. Sabi ng Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever. Commit to the Lord whatever. Whatever. Sabi nyo, whatever. Ulitin nyo. Ulitin nyo pa. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Kapag sa Diyos nyo itiniwala lahat ng inyong gagawin, magtatagumpay kayo sa lahat ng inyong layunin. Alam niyo po, nung ako po'y nabalo po ako, nag-asawa muli ako. Nag-asawa po ako noong una kong wife, 23 years old pa lang ako. Natukso kasi ako. Tatakuhan ko sana yung asawa ko yun noon. Nakonsent siya ako. Kahit ako wala pa sa Lord, mayroon pa nabagag pala ang Panginoon. Remember, conscience is a conviction by the Holy Spirit. It is the ministry of the Holy Spirit, the ministry of conviction. It is through our conscience. Pag tayo na naman pagkakamali at ang Diyos na may panawagan sa iyo, ikukonsensya ka. Nakonvict ko ako.
Kasi tatakbuhan ko na sana, ayaw ko na, ay nabuntis ko po. Nagalaw ko po yung asawa ko po nun. Kasi, Biyernesanto. Biyernesanto po talaga. Eh, isang apartment lang po yung tinitirhan namin. Dalawa lang po kami nalaki nun. Tapos, umuwi lahat ang mag-anak. Pati yung mga lalaki kasama umuwi kasi bakasyon. Eh, ako lang naiwan at saka siya. Eh, ako nandun po sa salas. Kung ako nandun sa salas, tulog na ako, pinatay ko na lahat ang ilaw, kala ko may pusang nasa tabi ko. Eh, gumagalaw. Eh, siyempre, ako naman po ay bata-bata pa rin, 23 years old, maano po ako, malikot sa aparato. Kaya nagawa ko po yung itama. Tapos kung nagawa ko po yun, gusto ko na takasan. Sabi ng nanay ko, Nay, mayroon po ako ganito, ganyang problema. Sabi niya, kung gusto mo, punta ka sa Bicol. Sipin mo, nanay. Inaano ako, ano ako? Kinukonsente? Nanay, kinukonsente. Dapat kayo siyang magtutuwid. Ano? Kumalang ko ay malay ko sa amin. Sipin mo po nun, ano? Sabi ang isip ako. Pero dumating po yung conscience. Dumating po yung conviction. Sabi ko na, magdalag po. Pakakasalan ko na rin po siya kasi anak ko na rin po nun. Ganun ka natin. Kabilis yung conscience yung dumating. So, pinakasalan ko po. Pero alam niyo po yung pagkakasal namin, nagkaanak na po kami ng tatlo, ni hindi ko man lang nabanggit sa kanya na mahal ko siya. Ni hindi ko man lang naigunong sa puno ng tenga nila. Nasubukan niyo na ba magabisi? Ha? Na ang asawa niyo, pinulungan kayo sa may tayo ng gano'n, hindi niyo nakikita. Na pinubulong sa ilang pisan, nakakilitig ka na, kasi hindi nga naman alam. Nasubukan niyo na gano'n? Hindi? Huwag ako. Bakit? Hindi ko po nabanggit yun. Tatlo na yung anak namin. Kailan ko po nabanggit na mahal ko siya nung tawagin na ako ni El Shaddai. Yung conviction. Kasi po, bakit hindi ko mabanggit? Kasi yung pride, kataasan. Mayabang ako. Taas ko lang ang kalooban ko. Hindi ako marunong magpakumbaba noon. Wala pa ako sa El Shaddai. Oh, kailan dumating na siya sabihin mong mahal pala kita. I love you. Nung tawagin ako ng El Shaddai, 1986. Sipin nyo. Kaya po, nagkaroon kami ng limang anak. Sa dalawang anak ko na panghuli, yung pang-apat at pang-lima, doon ko po sa dalawang yun na banggit na, ay, po. Yung tatlo po, yun lang pangangailangan ng katawan yung mga ano. Kaya nagawa namin yun. Pero yung law, wala. Ha? Pero nasa isa tayo, nandun ko po nagawa na sabihin sa kanya, I love you. Kaya na, pagdating ko sa panlima, kung kailan na tukulang mo na mahalin ang isang tao, saka naman nawawala sa iyo. Namatay po siya sa pangalan. At kung pangalan po siya, nung sinabi ko sa kitchen ko, maging sa pangalan ko, hindi na ako mag-aasawa ko. Sinisigaw ko po yun. Ha? Pero kahit sinisigaw ko po yun, ako may radio broadcast doon. Ang title ng radio broadcast doon ay Jesus the Great I Am. Ang dami pong sumusuporta sa akin. Nagpapayad ako ng 12,000 isang linggo o isang buwan. Pero ang nakukuha ko po doon na support, umaabot ako almost 100K. Ang exist noon, simple sa akin na, ano po yan, a black timer. Pero dumating po ang panahon nung after 7 years, ako po ay nagkaroon ng girlfriend. Kasi po tumibok ang puso ko nung isang araw na ako po'y giniginaw. Sabi ko, ang hirap pala. Totoo pala yung sinasabi ng kasabihan, no man is an island. Walang tao po pwedeng mag-isa. Kahit may una nakaapak ka, ay hindi po pwede. Kailangan ang paapak mo'y may pakiramdam at mayroong sinasabing, mahal kita, basta't mahal.
masarap mahalin. Kita doon, yung una kong asawa, hindi bunga ng panalangin. Natutupo na lang sa mahalin yung pangalawa nung mag-elsinay na ako. Kaya sa inyo lahat, kung kayo ay gagawa ng anumang bagay, sabi ng Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do. Itiwala niyo sa Diyos. Kaya lang muli ako nung mag-asawa muli, ang naging asawa ko po, hindi po is like news. Sabi kasi yung kaibigan ko, bakit pipili kami na lang ay beautiful? Kailangan mag-asawa mo ay beautiful. Sabi ko, ito na yung pagkakataon ko para kumili ako, diba? Diba? Pagka-asawa ka rin lang, tapos ka hahanap ka ng matanda, hirap naman nun. Kaya po, yung pong lahat ng aking supporter doon sa radio, nung nag-asawa po ako, na walang lahat. Ibig sabihin pala, yung mga nagsusupport sa radio broadcast ko nun, yung pala yung mga ibang lalunin. Yung pala gusto nila akong dingiting. Pero iba yung pala ng Diyos. Kaya po, mula po noon, nagpakasal na po kami. Yung asawa ko po ngayon, nagkaano kami ng tatlo. At ito ang sasabihin ko sa inyo, sinasabi natin dito. Lahat ng gagawin yung vision, you must commit it to the Lord. Magtatagumpay po kayo. Sapagkat masarap, lalo na sa pag-aasawa kay mga kabataan. Tandaan niyo po yan. O kaysa mahalin bunga ng panalangin sa isipan at puso ko, lagi kang napapansin, brother. Amen? Purihin natin ang Diyos. Ang hina. Amen? So, isa, ipagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng inyong gagawin. Commit to the Lord, whatever you do, and your plans will succeed. At sabi po ng Luke 16, verse 11, therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? Sabi ng kanilang kasulatan, kung hindi tayong pagkakatiwalaan sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo, ay tayo pagkakatiwalaan ng Diyos. Diba? Kaya kailangan tayo maging tapat. Kailangan tayo maging totoo. Naglilingkod na tayo sa Panginoon. Hindi dapat tayo pabanding-banding. Naglilingkod na tayo sa Panginoon. Manindigan ka sa Panginoon Hesukristo. Magtatagumpay ka. Nakasisigurado ka. Nakatitiyak ka. Nakakasama ka. Salamat! Amen! Ang hirap kaya tayo. Naglilingkod-lingkod ka ngayon. Para hindi naman totoo. Pagdating ni Kristo, mayiwag ka. Nakakaalungkot naman yun. Diba, mga kapatid, kailangan hindi na tayo pabanding-banding pa, magpakatotoo sa Panginoong Jesus. Amen? And letter U, unload. Kayo ba'y naka-unload? O laging nag-unload? Kasi may cellphone. Sabi ng Bible, unload, it means to take off. To take off, deliver, to relieve of something burdensome, mga kapatid. Yung bang nakakabigat sa iyo. Yung bang hadlang at balakid sa buhay mo. Nagiging hadlang sa paglilingkod mo. I-unload mo nun. Alisin mo nun. Ano ba yung nakakabigat sa iyo? Ano ba yung hindi nyo mapagkasundo ang mag-asawa? Ano ba yung lahat kayo nag-aawin ng mag-asawa? Dali-dali naman mo kung naraman mo yung pinagtatalunan yung lagi. You must open your heart to God. And most especially, you must open your heart to your loved one. Hindi po kayo magkakasundo kapag hindi kayo open. Nagiging close ang isang tao kapag lagi kang open. Kaya pag lagi kang open, both of you is always good. Purihin si Jesus. Amen. Ito ba yun?
kayong open mag-asawa, lagi kayong close. Di ba? Pero pag hindi kayong open mag-asawa, lagi kayong magtatalikod sa kama mo. Pero kung lagi kayong open sa isa't isa, lagi kayong close. Kahit napakainit ng panahon, at wala ka pang aircon mo, pero close na close kayo. Because you are in love. Amen po ba? And finally! Iba po yung laging nananalangin. You know, prayer is a conversation with the Lord.
It means it is your expression of love with God. Yung pag-ibig mo sa Diyos na ipapadama mo sa Diyos, mahal kita. No, ako po'y naasay sa Canada, mahigit isang taon, kakaasal pa lang namin yung asawa ko ngayon. Bumalik ako noon, malaki na yung anak namin, panganay si Joshua. Hindi po, hindi pa uso yung cellphone. Ang uso po noon, bibili ka ng card. Pero hindi po ako nang hinayang, ha? Para bumili ng card, para makausap ko ang aking asawa. Kaya nung umuwi ako, siguro ganyan kakapal yung card na binili ko. Ginawa mo yung laruan ng mga bata. You know why? Because I love my wife. At ganyan din po sa Diyos, if you love God, you must set aside time to pray. Set aside to pray, time to pray, time to talk with God. If you have no time to pray and to talk with God, it means to say you don't love God. Hindi mo mahal ang Diyos. At kung hindi ka nagmamahal sa Diyos, papaano ka uunahin ang Diyos? Paano tutugunin yung iyong panalangin? Paano tutugunin yung iyong prayer request? Paano yung guidance sa'yo? Iba yung nagmamahal sa Diyos. Mga kapatid. Kaya ano sabi ng Bible? 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, rejoice in the Lord always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ang sabi niya kung nakapag sa Santiago, mayroon bang may sakit sa inyo? Mayroon bang namong problema sa inyo? Mayroon bang may tumor sa inyo? Mayroon bang may hepatitis sa inyo? Mayroon bang mayroon cancer sa inyo? Sabi ng isang sister, sir, mag-resign ako. Sabi naman doon sa nanay, alam bakit ka mag-resign? Kasi po, nanay, may cancer po ako. Bumubukol yung tiyan. May cancer daw, may mga. Maunawa ka pala. Sabi, cancer. Cancer po ito. Sister po. Okay. Kaya pala naman nakakalat ka. Akala ko may cancer, may mayuma. Yung pala'y kay sir. Si sir pala yung tatay ko po yung dinadala niya. Nakakapatid. Always pray. Okay? Alam mo, ako po ay laging lahat. Kasi po ako, bakit ako tinawag ng Panginoon? Tinawag po ako ng Panginoon dito dahil sa matinding sakit. Ako po noon, dahil sa kasalanan po ginawa, una doon sa naging una kong asawa, tapos noon po, bago po kami naging mag-asawa, ako po ay mahilig sa beer house, mahilig po ako sa board show, mahilig po ako sa my stage show, mahilig po ako sa kung ano-ano, nakamunduhan. Ha? Nadala po ako sa isang kwarto hanggang third floor sa Alpuyan Santa Cruz. Nasabi doon, mas maganda daw yung panuuri namin sa taas sa pagkatlay. Ang tawag daw tuntuho. Eh, kami naman po mga pagkatlay naman kasama na. Pero pagdating po doon, sabi nung may-ari in-check po yun, ay kailangan bago kayo umakit sa third floor kasi nandun yung show, kailangan punasan kayo ng mainit na tubig. Mula ulo. Ang ganyan pa. So, pinapunta po kami sa second floor. Kwa-kwarto po yun. Yung second floor. So, pinapasok kami sa bawat kwarto. So, yung bawat kwarto po, nakahiga na kami doon. Pinagdala ang damit na. Naked total, mga kapatid. Bigla dumating po, malunang akong babae. Tawag doon matruna. No? Tapos po yung nagpupuna sa aming katawan. Hindi saan ka alaman, yung pala, yung uso, bibili, ano ba diba? Pinibinta. Yung pala may kamera na sa amin eh. Pag hindi mo ginalaw, hindi mo ginawa yung pinapagawa nila, sinisipa yung dinding. Eh, anong kao yung division ng tayo. Isipin mo, nagagawa po namin yung kasalanan. Pero salamat sa Diyos, hindi naman po ako nagkasakit. Ay, yung ibang mga kasamahan po, nagkaroon po na po ano-ano sakit.
Sinasahog lang ako kasi ang tawag ko yung sakit ay tulog. Kaya sinasahog lang ako nila kasi may tumutulog. Kaya ako salamat sa Diyos, hindi pa ako nagsalita gano'n mo. Di pa talaga ang Panginoon ko, may panawagan pa. Nagkasakit po ako ng ulcer, nagkaroon po ako ng hepatitis, nagkaroon po ako ng sakit na puso, inarmpel of the heart, rheumatic heart disease, apat na ugat na ibara. Ha? Ulcer, hepatitis, kung ano-ano po. Pero tingnan niyo po ang buti ng Panginoon. Ha? Ang findings po doon po sa General Hospital, doon sa Sabili, sa Bigutan. Pero tingnan niyo po ang Diyos kay buti. Ha? Mula po nung makilala ko ang Panginoon, sinuko ko sa Panginoon ang aking buhay. I consecrate my life to Him. Inialay ko, binigay ko sa Diyos ang buhay ko. At sabi ko, Lord, ako pagagalingin mo, paglibing ko lang kita. At mula po noon, hanggang ngayon, nang isuko ko sa ang buhay ko, lahat ng aking karamdaman at sakit ay pinagaling ng Panginoon. Always remember when you are gathered in His name, Jesus is there in the midst of them. At kung ang Diyos ay nandito na kinakausap natin at pinag-uusapan ang pangalan niya, may gagawin siya sa inyong buta. Basta ang iyong kapahal. Sabihin mo, Panginoon Jesus, patawarin mo sa lahat ng nagawa ko kasalanan mula ko sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At umaasa ko ako, eh hindi mo ako ababayaan. Ikaw ang maghahari sa buhay ko ngayon at magpakayaan. Prince of your hands, declare it quiet. Taas mo ang iyong kamay na mataas na mataas. Umasa sa Panginoong Jesus.
at naniniwala ako may gagawin ang Diyos sa iyong buhay. At may ginagawa na siya sa akin. Itaas ang mataas ang mataas ang pamahin. Pagkala mo siya ay korte. Awitin po natin yung pupulihin ka Jesus. So
presence of the Lord. As Jesus promised, if there are two or three are gathered in His name, there I am in the midst of them. Sa kanilang kalagitnaan ang Panginoon. May God bring siya sa atin. Kala magkabigat kapatid, gusto niranin mo ang Diyos ang gagawa para ito'y pabagaan. Kala mga katindihan yung karamdaman, Diyos ang magpapagaling. Gaano man kabigat ang Diyos niranin, kung manindigan mo kay Jesus, kung tatanggapin mo siya ng buong puso, uuwi ka tagumpay. Nandiyan siya. Nagpapagaling. Nagpapalakas. According to Exodus chapter 15, verse 26, God said, kung buong puso niyo ako susundin, kung susundin niyo ang aking mga utos, katalaga na yung mga kasalanan. Hindi ko pararana sa inyo anumang umi ng sakit na pinadala ko sa Ehipto. Sabi ni Yahweh, sapagkat ako ang dakilang manggagawa. I am the God that healeth thee, says the Lord. Declaring, I am the God who heal. I am the God that healeth thee, says the Lord. Declaring, ¡Vamos!
Thank you.
Hallelujah. Yes, amen. Sir Brad, naka-live. Sir, ito si Sir.
himala kayong darating sa bahay niya. At bukas, mayroon po tayong meeting ang council ng 10 o'clock. Mayroon tayong discipleship ng alas 8. At mayroon tayong workers enhancement ng 1 o'clock to 3 o'clock. Dawa po ay, pumunta kayo kasi ako auto sa akin, no? At may reporting ako niyan sa Amor Solon po yung lulaki. Kaya kumatay po kayo bukas. Kihintayin po kayo ni Lord. At ibalikan niyo po ano yung nadatnan niyo sa bahay niyong himala. Amen. At marami pong magkakasawa ng masaya ngayon. Una ng panalangin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tulad ng aming gobyerno, kapatanggap ay 80 plus years old na nagkaasawa pa. Because sa pagmamahal, walang exemption yung pag-ibig. Kaya po, maniwala kayo. Okay, handa na kayo, ipanalangin kayo lahat. Taas ang kamay, Ama naming Diyos, magbasaan ang mga kapatid ko at daluyan lagi ng iyong Espiritu. Paghalian mo at maging banal ng templo ang aming puso dahil ito'y iyong banal na tahanan. Dalayan mo, Panginoon, at patuloy sila ng pag-ibig at pagkakaisa dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Maghari ka lagi, Panginoon. Paunlarin mo rin po ang city ng Iloilo, ang province na ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang mga namamahala, ang mga barangay captain, mayors, at governors, vice mayor, at lahat ng nasa pamahalaan ng lugar na ito, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain. At lahat ng iyong mga lingkod, ang mga nanggagawa sa pamumuno ko ni Brother Irvin, na siya ang PNCC head sa lugar na ito. Pagpalain po ang council at ang lahat, ang music ministry, the youth ministry, children ministry, at lahat ng mga manggagawa ko. Inaakin na po namin na kahit pong lahat ay answered prayer na. Yeah! Ask the Lord of God now and forever. And if you want to say amen. Mayroon po kayong bonus na tatlo, iahapis ko na. Kung ano ang inyong isipin at sabihin, isisigaw nyo, at sasabihin nyo, thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Tatlo, ako, naka 25 countries na ang napupuntahan ko sa kasusampot ng iahapis ng bonus ko. Pati ang pinito ko, napuntahan ko Amerika. Israel, napuntahan ko na. Ha? Ang Vatican City, napuntahan ko na. 25 countries, walang imposible sa request. Kaya, kung ano kayo isipin at sabihin, magayari nyo. Okay? And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father, banal ko yung abilis. Mapiyastahan pa naman ngayon ng Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit, that is three persons in one God. And always remember that God is Spirit, that's why God is one. Ang Diyos ay isa, na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ama, the Creator, the Son is the Savior and Redeemer, at ang Espiritu Santo is the Sanctifier, ang nagpapabanal sa atin sa pagkatayaw ng Diyos na may makapunta sa impyerno, kaya sa araw-araw ang nagpapabanal sa atin ay ang Espiritu Santo. Nagtuturo, nagpapaalala, nagpapabanal sa atin. So, pag hindi nyo nilipugnais ang Holy Spirit sa inyong buhay, impyerno ang pupuntahan natin. Pero pag meron kong nandiyo ang Holy Spirit, tuturuan tayo, mahuhundi tayo lahat. Dahil siya ang sanctifier, nagpapabanal sa atin. Amen? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen and amen. Ito na po ang unang bonus nyo. Yung po nandiyan ay nasa sa Biblia po yun, Mateo 20:19. Kasi yung ibang mga manampalataya ayaw maganon. Ama, Anak, at Espiritu Santo ay nanuduhan yun eh. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, sabi ni Jesus mismo. Okay? Kung nasa sa Biblia lahat ka. Okay? Handa na kayo? Amen! Malapit sa inyo si Father Gargano, no? Di ba? Ano ako niya eh? Followers ako niya eh. Diba? Sa ano yan yung
Catholic faith defender at saka ano. Lahat po yan. Okay, handa na kayo? Yes! Okay. Ito na ang unang bonus. Sambutin nyo na.